So this is the second part of our discussion sa dead load class. Ngayon, ang gagawin na natin is an actual application na class ng mga natutunan natin doon sa previous videos. So literal na magko-compute na tayo ng load sa mga plano. Okay? So basahin ko muna to. The floor and framing plan of a structure is given below. The CHB walls are all plastered in both faces and fully grouted using 21.2 kN per cubic meter density of grout. The second floor slab is 5-inch or 125 mm thick and the slab, ayan, sorry, baka may ano dito. And the roof slab is 4-inch or 100 mm thick. And they are both made of stone concrete. So, the second floor is finished with ceramic tile on 13 mm mortar bed. So, both slabs are carrying a ceiling made of 13 mm gypsum board. So, the concrete and the columns are made of reinforced stone concrete. And the typical dimension of all beams is 300 mm by 400 mm. And that of column is 450 mm square. Each floor is 3.2 meter high, so perform a basic structural analysis of the structure based on the dead loads only. So ito class ang binigay. So meron tayong second floor plan. So glass panel daw ito. Tapos yung nandito, ano ko. Okay, so glass panel daw ito. And this is a 6-inch CHB, 1 meter high. Tapos, itong nakapalibot na outer are both 6-inch CHB. According to the problem class, no, the height of the floor, for every floor, may height tayo na 3.2 meter. So, assuming this is a 2-story kasi after ng second story, meron na tayong roof plan. So, ang roof plan, ito yung mga poste. So, this is a 6-inches CHB. And lastly, this is a typical framing plan. So, anong ibig sabihin class ng framing plan? The framing plan presents the orientations of columns and beams in the structural system. Okay. So, ngayon, dapat alam nyo yung mga gustong sabihin ng problem. Halimbawa, syempre, kung roof ito class, no, common sense naman, sorry. So, syempre, kung roof ito, common sense naman class na wala dyan, i-consider na, ano, finish. So, bubong na nga, tapos itatiles mo. So, wala yon. So, normally, yung tiles lang is nandito sa second floor. Kasi nga, kung babasahin mo yung problem, no, wala doon tiles, no. So, lagay natin, the second floor is finished with ceramic tile on 13 mm mortar bed. So, yon. Both slabs are carrying a gypsum board as a ceiling. So, alam ko sa plano, alam kong magaling naman na kayo kasi, I mean, magbasa ng plano kasi that is a fundamental, ano no, fundamental knowledge dapat for a student. So, dapat magaling na kayo magbasa ng plano. So, this is a second floor plan. Remember, ito ay finished. So, ito may mga material. For roof plan, may parapet tayo na 6-inch CHB. And this is a framing plan. Ulitin ko. Ang framing plan is the orientation of beams and columns of the structure. So, para mas maintindihan nyo, again, I prepared a three-dimensional orientation yan. So, ito yung class, no? So, hindi ko na pinakialaman yung ground floor. So, kung ano man yung nasa ground floor. Basta sa second floor, nandito siya. Ito yung ating hollow blocks na 6 inches. Tapos, yun 6 inches. So, remember, ito yung hollow blocks na 1 inch natin. And remember, lahat daw ay plastered. So, kung ilalagay ko yung mga height nito class, lahat yan ay 3.2 meter in dimension. So, yun. Okay. Ayan siya. So, tick 3.2 meters yan class. So, kung ayaw mong maniwala, ilagay ko yung section line, section plane dito. So, okay. Ayan. So, this is the floor plan na makikita nyo. Ayan. So, diba? This is the floor plan. I-compare natin siya sa second floor plan class. So, syempre, wala na lang pintuan kasi ina-assume natin na full siya. So, ito yung 4-inch na hollow blocks. Itong sa gilid, yung 6-inch natin, no? Tapos, ito yung glass panel. And dito naman, no, makikita nyo yung 1 meter na ano wall. So, kapag biniikot ko, ayan siya. Ito yung 1 meter glass na wall natin. So, yung wall, nagsisilbi kasi
parang itong purpose nitong portion na to class ay terrace ng ating structure. So, two-story lang to. And of course, no, tanggalin ko na tong section line. Section plane, no. Sa taas, bukod sa slab, meron tayong i-consider na wall na 1 meter high made of made of CHB. So, kung mapapansin nyo, sa roof natin, sa roof natin, ito yung CHB natin. So, lahat siya 6 inches, 1 meter high. Okay, so, lastly, pag sinabi nating floor framing plan, uulitin ko, it shows the orientation of the beam and column. So, ito yun, class. This is the framing plan of our structure. It represents na ito yung ating column, ito yung ating mga beams, tapos, ayan siya. Siyempre, may roof beam tayo sa taas. So, the typical dimension daw of all columns, lahat ng columns ay 450mm by 450mm. Yung lahat ng beams ay 300mm by 400mm naman, class. So, I hope, no? Dito, preliminary, dapat naiintindihan nyo agad kung ano yung itsura ng structure natin based sa floor plan. Okay, so ito yung floor plan. Ay, ito yung actual structure. Trinity modeling ko na lang. So, diba? Ayun yung glass panel natin. No? Okay, and ito, yung typical na, framing plan, o ito yung frame ng buong structure natin. Ayan, so, kung nagets na to, ready na tayong mag-compute ng structural analysis. So, sige, i-paste ko lang ito, class, doon sa ating OneNote. Ayan na yung tanong. And of course, yung floor plan. Saka yung of plans. Ulitin ko, medyo mahaba-haba itong discussion na to. Kasi actual na computation na ang gagawin natin. So, palakihan ko lang ito. Ayan. Okay, so sige. Ang una na i-consider natin, class, sa analysis ay ang second floor. O syempre, dito muna tayo sa roof. Ang una muna nating aalamin ay yung mga slab sa roof saka sa second floor. So syempre, kung mapapansin niyo doon sa previous lesson natin, class, kapag slabs, no, dapat naka kilopascal ang ating dead load na makocompute. So kukumpitin muna natin yung dead load ng slabs in kilopascal in the same process kung paano natin kinompute itong example natin. Okay? So, sige, simulan na natin. Kaya lang, remember, sa roof slab, class, wala naman ditong tiles, di ba? So, yes, wala naman ditong tiles. So, ibig sabihin, for roof tile, so, wait lang. Medyo nag-e-error ang OneNote ko. So, ilagay ko lang. So, for roof floor, ang dinadala niya lang, basahin natin sa problem, no? Basahin niyo ng maigi. So, basahin. Nandito siya, no? So, the third floor, the roof slab is 4 inch and they are both made of stone concrete, no? So, stone concrete siya. So, therefore, ang gagawin natin sa roof floor, ang una munang i-consider is yung floor fill. So, based sa instruction, ang floor fill natin daw ay 100mm stone concrete. So, therefore, paano natin yun kukumputin? Balik ka ulit, class, sa ating national structure. So, nandito ulit yung national structural code. And remember, kapag stone concrete daw per millimeter is 0.023. So, therefore, ang mangyayari, so 0.023, multiply natin ng 100mm kasi yun yung thickness niya. And therefore, ang magiging sagot natin,
ay 2.3 kilopascal. Likewise, sabi sa problem, kung babasahin nyo ng maigi class, the beam and columns, sorry no, so they are ano no, the second floor is finished with ceramic tile, so ito no, both slabs are carrying a ceiling made of 13mm gypsum board. So, syempre, i-consider pa natin yung ceiling na gypsum board. Okay. So, according dito, 13mm siya. So, ngayon, tingnan natin sa kisame, sa NSCP, ang ceiling is nandito. Gypsum board per millimeter thickness ay 0.008. So, therefore, 0.008 per mm siya class, and since 13mm ang thickness niya, so therefore, 0.008 times 13, ang sagot natin ay 0.104 kilopascal. So therefore, total dead load, sabi na natin, total slab, dead load is literal lang na i-add natin to, 2.3 plus 0.104. So, ano ang sagot natin? 2.404 kilopascal. Okay, so maintain ko muna to. So, next tayo, meron pa tayong second floor slab. Kaya lang, sa second floor, remember, ang una, meron daw siyang, basahin nyo ulit ito ng may, kailangan may, marunong kayong magbasa nito. So, yung una, the second floor is finished with ceramic tile on 13mm mortar bed. So, floor finish yon. So, floor finish na ceramic tile on 13mm mortar bed. So, meron bang value yon? Alam natin meron siya. Sa NSCP, so, nandito siya. Ceramic or quarry tile on 13mm mortar bed is 0.77 kilopascal. So, ilagay natin siya class as 0.77 kilopascal. Likewise, syempre, yung mismong floor fill na 5 inches or 125mm. Remember, the second floor slab is 5 inches. Mas makapal yung sa second floor kaysa sa bubong. So, sige, lagay natin siya. Floor fill. So, yung floor fill natin is 125mm and according sa problem, this is made of stone concrete din. So, sige, stone concrete. So, parehas lang to kanina, di ba? Yung unit weight ng stone concrete na compute natin as 0.023 per mm. And since this time 125mm siya, so therefore 0.023 multiply mo ng 125. So, ayan siya. 0.023 times 125. So, ang sagot natin ay 2.875. Sige, lagay natin. 2.875 kilopascal. So, lastly, na i-consider pa natin after ng floor fill is, syempre, meron pa tayong ceiling kasi may kisame rin naman doon na 13mm gypsum board. So, same din siya kanina for this one, no? 13mm gypsum board, 0.008. Multiply natin ng 13. So, of course, 0.104 kilopascal. So, baka nagtataka kayo kung bakit. Balik tayo dito sa SketchUp. So, malamang, no? May kisame ka talagang i-consider sa ilalim niyan. Kasi, may ground floor pa naman. Hindi ko rin naman siya na-drawing. Doon din sa slab natin dito sa third floor or sa roof slab. May kisame din naman yan. Okay. So, ayan na. Okay na ba? Ayan. So, ang gagawin niyo ulit, i-add niyo to for, ano to, no? Roof. Labelan ko muna. Dito naman, mag-label naman tayo for the second floor slab, total slab
dead load, so i-add mo lang naman sila 0.77 plus 2.875 plus 0.104. So ang sagot is 3.749 kilopascal. Okay, so yun. So, yes, that is 3.749 kilopascal. So, yan, naubos na natin lahat ng slabs class. Sa pagkakataong ito, ang next na i-consider na natin ay yung mga beams. Pero walang problema dito kasi yung nasa problem natin class, yung beam natin ay literal na kung babasahin nyo ng maigi yung tanong, the typical dimension of all beams is 300 by 400 mm. So, therefore, no, itong lahat ng biga na nasa structure natin, this one, ito, ito, lahat yan, 300 by 400. So, isahang computation na lang ang gagawin natin dito. Sige, lagay natin siya. So, this is a reinforced stone concrete. So, 23.6 kilonewton per cubic meter agad siya class. Okay? Kasi, ulitin natin, kung babasahin nyo, according dito ulit sa problem, so they are made of reinforced stone concrete. And balik tayo sa NSCP natin, no? Kapag reinforced concrete, tapos stoned, so therefore, this is 23.6. Ayan siya, no? So halata naman sa ating table sa National Structural Code of the Philippines. So sige. Ngayon, ang mangyayari, typical ano dimension, o sige, ilagay na rin natin yung area niya ay 0.3 meter by 0.4 meter. So, 0.3 meter times 0.4 meter, ang sagot ay 0.12 squared meters. So, ayan, pwede na natin class makompute yung unit weight ng beam. So, ano ba yung unit weight natin? 23.6. Again, imumultiply mo lang yung unit weight natin sa area para maging linear. So, 23.6 times 0.12 plus, ang sagot natin ay 2.832 kilo newton per meter. So, ayan. Yung mga beams, diba, typically dapat nakakilo newton per meter siya. So, ayan, tapos na tayo sa beam. This time, meron naman tayong i-consider na walls and partition. Okay, so walls and partitions tayo. So, based sa plano, meron tayong apat na klase ng walls na i-consider class. Merong 4-inch na CHB, nandito siya. Itong mas marami na 6-inch na CHB, na 3.2 meter ang height nito kahit walang nakalabel. Kasi, syempre, the typical height of the story is 3.2 meter. So, i-assume natin na yung height nito class ay 3.2 meter. Ganon din dito, 3.2 meter. Itong glass panel, i-assume mo rin to na 3.32 meter. And lastly, itong 6-inch na CHB. So, ayan siya, no? So, ulitin natin. Pero itong 6-inch na CHB, 1 meter lang naman yung height niya. Okay? So, sige. Apat ang i-consider natin na walls. So, therefore, unahin ko muna class yung 6-inch na CHB na yung buo, 3.2 meter high. Ulitin ko saan galing yung 3.2 meter doon sa typical floor height. Okay. So, per NSCP, remember, this is both plastered pala, no? Paano ko nasabi na both plastered ito? Nakalagay sa problem na fully grouted and all plastered, no? So, yun. Both plastered. Ano pa yung property? Fully grouted. Using 21.2 kilonewton per cubic meter grout. So, yun yung nasa ano problem natin. So, kung titingnan natin ang nasa ano natin, per NSCP, mali ako ng sulat. NSCP, National Structural Code of the Philippines. So,
Kapag 6 inches, ito siya, 150 mm yan, automatika. Tapos, full grout, using 21.2 kN, so 2.97 agad ang gagamitin nyo. Diba? Nakalagay ulit. So, 6 inches, tapos 21.2 full grout, 2.97. Sige, sulat natin. So, 2.97 plus twice kasi both plastered pa class. So, remember, kapag may plastering pa, i-consider pa natin yung 0.24 kilopascal on both faces. So, on each face. So, 0.24 to. So, ayan, computin natin. 2.97 plus 2, 0.24. Ang lalabas ay 3.45 kilo newton per square meter. So, therefore, yung automatic na width ng wall, multiply na lang naman natin yan ng height ng 3.2 meters. So, 3.45 kilonewton per square meter. Multiply natin ng 3.2 meter. So, times 3.2. Ang lalabas ay 11.04 kilonewton per meter. So, okay na tayo doon sa unang type of wall na 6 inches CHB na 3.2 meter high. So, next tayo class, dito naman tayo sa 6 inches ulit na CHB, pero 1 meter lang yung height niya. So, dapat malawak nga yung imagination nyo dito sa plano. So, 6 inches CHB, 1 meter high, pero paras din lang naman yon, both plastered din ito. Then, fully grouted using 21.2 kilonewton per cubic meter grout. Kasi nga, kung papansin ninyo, nakalagay na yun sa problema na, the CHB walls are all plastered in both faces and fully grouted using 21.2 kilonewton per cubic meter density of grout. So, yun. Lahat na ang hollow blocks natin. So, ang pinagkaiba lang naman dito kay number 1 saka kay number 2 class is yung height. So, therefore, label natin, per NSCP tayo, ang mangyayari, 2.97 to. So, 2.97, tapos, dalawa, na 0.24 din naman to. So, still, this is 3.45 kilonewton per square meter. So, lastly, ang mangyayari lang naman, yung magiging total weight ng wall is 3.45 kilonewton per square meter. Multiply natin ng height niya na 1 meter. So, this is still 3.45 kilonewton per meter. So, ayan na. Nalagay na natin yung 6 inch na CHB. So, this is for number 2. Yung pangatlo is a 4-inch CHB. So, nasaan naman yung 4-inch na CHB natin? So, ito siya, sa portion na to. And the 4-inch CHB class is 3.2 meter high. So, sige. 3.2 meter high siya. So, this is again, both plastered and fully grouted using 21.2 kilonewton per cubic meter grout. So, per NSCP muna tayo. So, per NSCP, kapag 4 inches or 100 mm na yan, tapos full grout, ang nakalagay dito, so 21.2 to, 100 siya. So, pag full grout is 2.84 siya class. So, mas magaan siya kasi mas manipis siya. So, magiging, again, 2.84. 2.84 plus, again, both plastered, so 0.24. So, sige. Ang sagot natin ay 3.32. 3.32 kilonewton per square meter. So, syempre, yung magiging bigat ng wall is equal to 3.32 kilonewton per square meter
multiply nyo nung height ng wall na 3.2 meter. So, times 3.2. Ang lalabas ay 10.624 kilonewton per meter. So, ang panghuli, the glass panel. So, ang instruction lang naman sa problem natin class is glass panel lang naman siya. So, therefore, tingnan na lang natin sa NSCP kung meron naman na siya. So, sige. I-consider na lang natin ito class, no? Wala siya dito. Ito na lang, na windows, glass frame, and sash. Kapag glass panel, ito na lang yun class. So, this is a window, tapos glass frame and sash. Sige, lagay natin windows, glass frame, and sash. Kasi, syempre, common sense naman class, hindi naman pwedeng glass lang siya na puro. Meron din naman yan mga framing na bakal tapos sliding pa siya, diba? So, therefore, kapag glass panel, ulitin ko lang, i-consider natin itong windows, glass, frame, and sash. So, 0.38 kilopascal na siya. Okay? So, lagay ko lang siya. So, sige. Per NSCP. Ah, sorry. Hindi ko na ilagay yung height, no? 3.2 meter high. So, per NSCP, balik tayo, 0.38 kilopascal. Kilonewton per square meter. So, therefore, automatic class na yung weight ng wall is equal to 0.38 kilonewton per square meter. Multiply lang natin ng 3.2 meter. So, therefore, ang sagot ay 1.216 kilonewton per meter. So, ayan. Natapos na tayo doon sa glass panel. So, ang last na lang na i-consider natin ay yung poste. Remember, the typical height is 3.2 meter naman. So, for column, walang problema. And yung dimension niya naman ay 450 mm squared. So, sige, lagay natin na 4 columns. So, sige, drawing ko lang siya. Again, so this is 3.2. meter, on the other hand, 450 mm, tapos dito din, ang liit ng tingnan, no? So, 3.2 meter siya. Lagay natin dito as 450 mm by 450 mm. And according sa problem then the column is made up of reinforced stone concrete, no? So, again, kapag reinforced stone concrete, palagi naman na 23.6 kilonewton per cubic meter. So, therefore, since ano lang naman siya, concentrated load palagi kapag column, so automatic, ang magiging weight dito is equal to, computin nyo muna, 23.6 kilonewton per cubic meter. So, yung volume natin, 450 mm, 0.45 times 0.45 din siya. Kasi 0.45 by 0.45 yung area. And lastly, yung height ay 3.2. So, therefore, the total weight is equal to 23.6 times 0.45 times 0.45 times 3.2. Ang sagot natin ay 15.29 kilonewtons. So, yun. Mabigat din yan, di ba? Kilo newtons. So, ayan. Wala pa tayong ginagawang analysis class. Sa 30 minutes na discussion natin, ang ginawa pa lang natin dito
ay nag-compute pa lang ng loads. Okay. So, ngayon, ililipat ko na, magsisimula na ako sa roof. Okay? So, roof na ang plano kong i-analyze. Snipping tool muna ako. Okay. I-paste ko muna siya sa ating ano. So, lelabelan ko na to as what? Structural analysis. So, i-co-combine na natin class yung lahat ng natutunan natin. So, doon sa analysis doon sa slab, yung distribution, tapos yung pag-compute ng mga dead loads. Okay, structural analysis na tayo ngayon class. So, ang una na i-co-consider muna natin ay malamang yung third floor slab. To, syempre, wala pala tong third floor slab. Ano pala to, no? Ang unang i-co-consider muna natin ay roof slab papunta sa roof beam. Okay, so una yon roof slab to roof beam. And yes, ito na yung floor plan. So, i-control C ko muna siya. So, i-control B ko na rin as well. Okay. So, syempre, floor plan ang nakikita nyo or roof plan. Pero sa reality, malamang may beam din dito. May beam dyan sa ilalim niya. Diba? Sa reality, may beam dito. Okay? So, kung ipakita ko ulit yung sketch up ko, ito yan, no? Sa roof, hindi, syempre, pantay lang to. Pero syempre, class, may beam dito sa ilalim. And yun yung magde-define ng slab natin. And ito nga yung mapapansin nyo. This is a beam, so this is a beam. So, meron tayong beam A2, B2. So, this is A1, this is B1, this is C1, this is A2, this is B2, this is C2, this is A3, and this is B3. So, this is a beam. Okay? So, kailangan may i-consider pa rin tayo na mga beams. Okay? So, may tatlo tayong slab. Itong slab na to. And 4 over 5, sa isang tingin pa lang class, alam mong two-way slab ito. So, therefore, ang magiging tributary system natin dito, paganito. So, halata naman, no. Tapos, 1 meter siya. Ang ginagawa ko na lang is 5 meter minus 4 meter, 1 meter. Kasi alam mo naman na 2 meter dito, diba, magiging 2 metro to. Tapos, 2 metro. So, 2 plus 2 is 4. 5 minus 2 minus 2, 1 meter to. So, this is a 2-way slab. Ganon din dito, 3 by 4 is a 2-way slab. So, ang magiging paraan ng hatian natin ay paganito. Ayan. So, 1 meter din ito kasi, diba, 1 meter din yan dahil 4 minus 3 is 1 meter. So, sige, lagay natin siya. Lastly, ito, 2 over 5, alata naman na 5 over 2 is 2.5 and 2.5 plus is greater than, ano, 2. Therefore, one-way slab to. So, hatiin natin as one-way slab. Okay, so ayan na. Ngayon, ang unang gagawin ko dito, class, is gagawan ko muna ng analysis yung lahat ng beams natin. So, yes, i-distribute ko muna doon sa third floor natin. So, una is the beam A1, B1. And paano yon? Ito muna, papunta siya dito. Ayan. So, by the way, ilagay ko pala dito na for roof slab. Ang mangyayari, ano ba yung bigat ng roof slab natin? Ilan ba yung bigat niya? Nasaan na? Na-compute na natin yun ah. 2.404 kilopascal. So, sige, lagay natin siya as 2.404 kilopascal siya. So, ayan, papatransfer agad natin yan dito sa ating roof slab. So, therefore,
Ang una ko munang i-consider class is yung beam A1 to B1. Okay? So, sige. Ano lang naman to? Ilang beams lang to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. So, ubusin agad natin yan. No? A1 to B1, ang length niya is 4 meter. So, remember, A1 to, ito ay B1, 4 meters. Kaya lang, sa pagkakataong ito, hindi lang kasi yung slab ang i-carry niya. So, again, this is A1, this is B1. So, paano natin i-apply yung mga loads dito? So, kailangan meron kang mastery ng floor plan mo kung ano yung mga nakalagay, ano yung mga loads na nasa ilalim ng beam na ito. So, una, syempre, wag na wag mong kalimutan i-apply ang tinatawag na nating self-load. Okay, so, ilalagay ko siya as self-load. Okay. So, ano naman yung magnitude ng self-load? Pag sinabi nating self-load or self-weight class, it refers to the weight of the beam itself. And based sa computation natin, ang bigat ng beam natin ay 2.832 kilonewton per meter. Again, ang bigat ng beam ay 2.832 kilonewton per meter. So, una mong i-apply ay self-weight. So, therefore, may self-weight yan. Pangalawa class, huwag mong kalimutan na dito sa beam AB natin, may nag-a-act na wall. So, kumbaga, i-drawing ko siya in three-dimensional. Diba, ito yung ating beam AB o A1, B1, tapos ito yung ating beam. Then, sa taas niyan, merong wall. So, therefore, kine-carry ng beam natin yung wall mismo. So, yan, may wall dyan. Kaya, syempre, i-consider din natin sa beam yung bigat ng wall na directly above it. So, yun. Kaya, medyo critical na ito dahil kung kanina, slab lang ang kinonsider natin, the distribution of slab, kapag dead load, i-consider natin kung may nakapatong pa bang wall doon sa beam. And, syempre, since ang weight ng beam mismo o ang self-weight is, ano, kasama na yun sa kinoconsider natin, so, yun agad ang una. Ang una mo agad na i-consider sa analysis ng mga dead load is yung weight ng structure itself. Sa case natin, yung beam mismo. Kaya ulitin ko, mahaba-habang usapan to. So, ayan, ilagay natin. Meron tayong 6-inch na CHB, 1 meter high. Based na compute natin, pag 6-inch na CHB is 3.45 kilonewton per meter siya. Okay, so ibahin ko ng kulay to. So, this is another dead load siya. Okay. For ano to? For CHB. Nalimutan ko na. Ilan nga siya? 3.45, no? Kasi 1 meter high lang naman. 3.45 kilonewton per meter. I-label nyo to for 6-inch CHB. And lastly, diba, tapos na tayo sa wall, and tapos na tayo sa self-weight, dito ka na sa slab, yung distribution ng slab. And this time, triangle siya. So, apply mo lang yung natutunan mo kanina. Okay? So, lagay natin. So, diba, saya ng structural analysis. Kino-consider pa lang natin lahat ng loads. So, dito, ang gagawin nyo is 2.404. Multiply natin ng tributary width. Ang tributary width, malamang kung 4 meter ito. As I said earlier, 2 meters dapat to. Tapos, 2 meters. So, the tributary width is simply the height of the triangle class. So, 2 meters ang i-consider natin. Ayan. So, sige, that is equal to 2.404 times 2 plus, ang sagot ay 4.808. So, ang gagawin nyo lang, computein nyo yung mga reactions dito. So, ayan. So, ayan naman siya.
So therefore, due to the symmetry of load, kahit ang gawin nyo na lang class is computing nyo lahat ng loads. Halimbawa, dito sa triangle na nasa taas, so di ko pala nalagay na 4 meter ito. So halimbawa, yung triangle na nasa taas ay 1 half ng, I am referring to this triangle ha, hindi ko na ilalagay yung equivalent concentrated load niya. Ang kanyang width o base ay 4, ang kanyang height ay 4.808. Then plus, itong para sa wall na 3.45, multiply natin ng 4. And lastly, the self-weight na 2.832, multiply din natin ng 4. So yan, yung total concentrated load nito, kapag kinompute nyo class, yung total ay 34.744. So pwede nyong i-verify. So, yes, ang gagawin nyo lang, kung ito yung total, dalawa lang naman yung supports, i-divide mo lang to ng 2. So, therefore, ang sagot natin ay 17.372 kilonewtons. So, lagay natin as 17.372. So, ito rin, 17.372. So, sa wakas, nakaisa na tayong beam, no? Sa haba ng discussion. So, of course, meron tayong i-consider na beam BC. Pero sabi mo, sir, wala naman tong, ano, wala naman siyang, ano nga tawag niya? Tributary area. Oo nga, no? Wala siyang tributary area class. Pero, remember, na for beam B1, C1, na 2 meters siya, drawing natin ngayon. Although, wala siya class tributary area, still, hindi mawawala yung self-weight. No? Kasi, kung titingnan natin, dito sa roof framing plan natin, di ba? So, I am, ito yan, nagre-refer yan dito sa beam na to, still may sariling bigat ang beam na yan. So, therefore, the self-weight must not, ano, must never be forgotten dito. Palaging may self-weight class ang structure natin. So, i-consider natin yung bigat nito. So, therefore, since beam ito, the self-weight nga is 2.832 kilonewton per meter. On the other hand, based sa ating plano, meron pa ring wall dyan na nag-a-act. So, therefore, i-consider mo pa rin yung wall natin na 3.45 kilonewtons. Ang wala lang siya class is yung sa slab. Diba? So, yun lang yung wala kay beam B1C1. Pero still, meron siyang wall, meron siyang self-weight. So, ito naman yung 3.45 kilonewton per meter. So, meron na siya ngayong loads. And same ulit, kumbitin mo lang yung total load na yan, i-divide nyo ng 2 due to symmetry. Sige. Madali lang naman yan. 3.45 times 2. Then, plus 2.832 times 2. Okay, then yung total niya ay 12.564 divided by 2, 6.282. So, 6.282 kilonewton. So, ayan. Lagay natin na ito ay 2 meters. So, yun. Nakadalawa na tayong beams. So, syempre, ulitin ko, may beam sa ilalim nito. Based sa plano natin, nandito siya. For roof, ito yon. So, ang i-consider na natin is A2, B2. And 4 meters siya. So, di ba? Ang saya ng structural analysis. A2, B2 tayo class. So, wag na wag niyong kakalimutan palagi yung ano ah. Wag na wag niyong kakalimutan palagi yung self-weight. Kasi palaging merong self-weight class ang structure. Labelan ko to as A2.
and ito naman B2. On the other hand, ulitin natin, this is 4 meters. Tapos, kung ako, sa'yo, i-apply mo agad yung self-weight na 2.832. So, self-weight equals 2.832 kilo Newton per meter. Likewise, by the way, dito, wala kang makikitang wall. So, ang wall kasi is nasa exterior lang. So, wala tayong i-compute na wall. Okay, so next tayo, ito agad na triangle na to kasi by tributary area method, mapupunta siya kay beam A to B2. Okay, so lagay natin siya dyan. Tapos, triangle siya. So, ang computation natin dyan, parehas lang class, dito kay A1, B1. So, siyempre, 2 meter pa rin to. Okay? So, lagay mo lang yon as 2.404 times 2. So, sige. 2.404, multiply mo siya ng 2. So, ang magiging sagot natin ay 4.808 kilonewton per meter. And lastly, this time, trapezoidal load yung i-consider natin. So, mapupunta siya dyan. So, bukod sa self-weight, slabs lang ang i-consider natin. By the way, alam natin na 1.5 meter to kasi, syempre, 1.5 ito, 1.5. Tapos, 1.5 ito. So, ang tributary width na i-consider natin ngayon class ay 1.5 meter lang. But still, trapezoid na rin naman siya ngayon. So, i-reflect natin yan dito. Ayan siya. Okay? So, again, 2.402. Labelan ko pala to as 1 meter long. So, this time, 2.402 multiply ulit by 1.5 meters lang class. Again, bakit 1.5? Kasi yun yung tributary width. So, yung height ng trapezoid. 1.5. Ayan. So, that is equal to 2.402 times 1.5. So, ang sagot natin doon ay 3.603 kilonewton per meter. So, ayan, nakompute na natin yung lahat ng loads na mag-a-act kay beam A2 saka B2. Ang gagawin nyo na lang is compute nyo na lang class, no, yung total nito, I mean, sorry, wait lang. Total niyan, tapos i-divide nyo na lang ng 2. Of course, because of the symmetry of loads. So, this is a basic structural analysis class. Okay. So, compute tayo. Unahin ko tong trapezoid. So, magiging 1/2. Ang bases natin ay 3 and 1. So, 3 plus 1 siya, di ba? The lower base is, sorry, 4. Baka magkamali ulit ako. Ang lower base ay 4, ang upper base ay 1. Likewise, ang height niya ay 3.603. Para to sa trapezoid class. On the other hand, sa triangle, 1/2, ang base natin ay 4. Ang height natin ay 4.808. Then lastly, doon sa ating rectangle, 2.832 lang naman siya times 4. So check ko lang, 1/2, 4 plus 1, 3.603. Then plus 1/2, then 4, then 4.808 plus 2.832
ilan times 4. So, ilan yung total? So, magaan-gaan lang to, 29.9505. Divide lang natin to ng 2. So, ang sagot is 14.978. So, 14.978, 14.978. Ayan. 14.978. Sige. Ayan. Nakaka... 9767, sorry. 976. Tama ba? So, yan. Tapos na tayo kay A2, B2. Next naman tayo kay B2, C2 naman tayo. We are referring to this wall. Pero, actually, parehas lang naman yan class ni B1, C1. Kasi, wala naman dyan nag-a-act na slab. So, therefore, literal na i-copy mo lang to na portion na to. Ulitin ko lang. Parehas lang naman yan dahil, tingnan nyo, parehas sila may self-weight. At the same time, parehas naman sila may wall. At the same time din, wala din silang tributary area for the slabs. So, therefore, pwede natin tong i-copy. No? I-copy na lang natin to. Sige. Isama ko na rin pala yun. Sandali lang, class. Ayan na. So, palitan ko na lang to ng pangalan. So, this is B2C2. So, ayan. Pwede na yan. Kasi nga, uulitin ko, parehas din lang naman yan ng analysis. So, this is B2, this is C2. So, yes, okay na tayo. Lastly, dito na tayo class kay A3B3, this beam. So, A3, B3 yan. So, i-label lang natin siya. Tapos, i-drawing ulit natin ito. This is again, 4 meter high, 4 meter long. So, A3, tapos B3, so 4 meters to. Ngayon, ang mangyayari, so meron siyang self-weight and meron din siyang wall. So, ilagay muna natin yung class, no? May self-weight yan na 2.82832 kilonewton per meter. So, napaka-significant ng self-weight, no? Huwag nyo siyang ine-neglect. So, self-weight is equal to 2.832 kilonewton per meter. On the other hand, may wall tayo na 3.45 kilonewton per meter. So, sige, i-apply natin siya dito. Okay, so sige. This is 3.45 kilonewton per meter. So, lastly, may trapezoidal load tayo na i-consider dito. Kasi nga, due to the tributary area principle, so, itong portion na to ng slab ang sasaluhin ng beam natin. Okay, so, sige. Pasalo natin siya dito.
So, ang computation ulit natin doon, ang tributary width nitong trapezoid natin ay 1.5 meter. So, 2.404 times 1.5. So, 2.404. Okay. 2.404 times 1.5. So, ang lalabas ay 3.606. So, by the way, pasensya na ulit, may error pala akong nakita ngayon pa lang. So, this time, hindi siya 3.603 kasi dapat 2.404 din ito. So, 2.404, dapat 3.606. So, mababago lang naman to class ng slide. Sandali lang. Madali din lang naman siya class i-change. Ang gawin nyo lang is hanapin nyo muna yung area nito. Balik lang muna ko sa A2B2. Kasi na-realize ko, kanina pala 2.402 siya. So, dapat 2.404. So, yun lang naman. Minor change lang naman to class. So, 1 half, 2.404. Tapos, 3 plus, 4 plus 1. Kasi nga, syempre, 4 meter, 1 meter. I hope hindi kayo nalilito sa minor change natin. For triangle, 1 half times 4. Then, 4.808. Plus for rectangle, 2.832 times 4. So, konti lang naman yan class, no? So, 14 point, wait lang. 1 half, hindi to 2, okay, mali lang ako nang na-type. 3.606 na dapat to. Kasi ito na yung i-consider natin. 3.606. Okay, so ilan na siya? 29.959 divided by 2. So, mag-i-increase yan ng onte. So, 14.98 na siya class. So, lagay natin as 14.98. Okay. So, balik lang ako dito. Chinek ko lang kasi siya, no? Kasi kailangan. So, yan. Sige, diretso na tayo sa portion na ito. Dito naman, unahin ko muna to. So, 1 half ng 1 half tayo ng 4 plus 1 and likewise 3.606 para yan dito sa trapezoid. Sa wall naman, 3.45 times 4. And lastly, sa self-weight natin na 2.832 times 4. So, yung total natin ay 34.143 divided by 2. So, 17.072 siya. So, ayan. Lagay natin. 17.072 kilonewton. So, based sa computation, 17.072 kilonewtons. So, dito na. Natapos yung analysis natin kay A3B3. So, nag-iisang oras na tayo. Wala pa tayo sa kalahati. So, di ba? Saya na structural analysis natin. So, of course, ang next natin is dito naman sa mga beams na to. So, A1, A2, tapos B1, B2. Ayan naman na siya, no? So, sige. Continue na tayo class sa beam A2, B2. Okay. So, nasa na yung A2? Beam A1, A2. So, this one. Okay. So, lagay natin siya as beam A1, B1. Tama ba? A1, B1 ba? Ano? A2, B2. A2, A1, tapos A2 pala. Sorry. A1, then A2. Okay, so, alin yung beam na yon? So, this one na 5 meters siya. So, kung mapapansin nyo, syempre may self-weight yan. Tapos, i-consider din natin yung wall sa taas niyan. Sige. Drawing natin, 5 meter yung kanyang span.
No. So, one, two, three, four, five. Okay. Huwag niyong kalimutan, i-apply palagi yung self-weight class na 2.832 kilonewton per meter. On the other hand, no, kung mapapansin nyo, merong wall doon, no? So, kailangan din natin i-consider yung wall na yon. And yung wall nga ay may bigat na 3.45 kilonewton per meter. So, drawing natin siya. So lastly, dun naman na tayo sa slab, i-consider natin yung tributary area nitong slab. So papunta siya dito. So ang tributary width niya class ay 2 meters, di ba? So kung mapapansin nyo, 4 meter ito. So malamang the tributary width of the trapezoid is 2 meter. And the weight of slab is 2.404. So drawing din natin yung sa slab. Okay, so sige. 2.404 siya. Remember, the tributary width is 2. So, magiging 4.808 kilonewton per meter to. So, ayan. Na-drawing na natin class. So, remember, doon sa trapezoid natin, this is 1 meter. So, likewise, yung base natin o yung span ay 5 meters. So, computing nyo na lang yung total ano load. So, halimbawa, dito sa self-weight, so, magiging 2.832. So, parehas lang naman to plus nung kanina times 5 plus yon 3.45 naman times 5 plus for the trapezoid, 1 half, yung height ay 4.808 tapos 5 plus 1. So, tama ba? Yes, 5 plus 1 na siya ngayon. So, therefore, ang magiging sagot natin ay 45.834 divide mo lang ng 2. So, 22.917. So, ito yung reaction. So, magiging 22.917. So, ganun din dito, 22.917 kilonewtons. So, ayan, meron na tayong A1, A2. So, next, na-consider natin ay ang A2, A3. So, continue lang to. No? 3 meters yung base sa plano, 3 meters ang A2, A3, and this is a triangular loading with tributary width na 1.5 meters. So, A1, A2, A2, A3. So, una, palagi nyong i-apply yung self-weight agad. So, 2.832. On the other hand, may wall din doon sa gilid niya. Tama ba? Yes, may wall din. So, i-consider pa rin natin yung 3.45.
And lastly, meron tayong i-consider na triangular glass dito sa slab. So, ayan siya. So, yun, 2.404 times the tributary width na 1.5. Oops, mali na yung nalagyan ko. So, this is 3.606. So, tama ba? 2.404 times 1.5. So, ang sagot nga is 3.606. So, ayan. And the span of this one is 3 meters lang. So, labelan natin na ito yung ating A2, ito yung ating A3. So, malamang, kaya na rin naman natin makompute class yung mga reaction dito. So, kumpitin mo muna. Halimbawa, 2.832. Tapos, 3 meters siya, plus 3.45 times 3 meters. Then lastly, yung triangle, 1 half, ang base ay 3, ang height niya ay 3.606. Okay, so therefore, ang total niya ay 24.255, divide na lang natin ng 2, so 12.128. Ayan. So, meron na siyang reaction na 12.128. Proceed tayo. Dito naman tayo, class, kay B1 to B2. So, ganun din ang mangyayari. Kaya lang, sa B1 to B2 class, walang wall dyan, di ba? So, remember, may beam pa rin dyan kasi nga, based dito sa ating floor framing plan, dapat may beam siya dito. So, yun. Kaya lang, uulitin ko lang, no, na wala siyang wall. So, wait lang. Sige. Ano na tayo, no? B1, B2. Ang meron lang siya is yung slab. So, sige. Simulan natin yung pag-drawing. 5 meters din pala to. So, ako, ang una kong gagawin, ilalagay ko agad yung self-weight kasi lahat ng beams natin, class, ay may self-weight naman. So, yung self-weight natin is 2.832. Okay, so 2.832 kilonewton per meter. Yung sumunod, so syempre, since wala na siyang wall, i-consider natin itong unang portion na to ng slab. So, papunta siya doon sa beam na to. And yung tributary width niya ay 2 meters din. So, yun, trapezoid siya. So, i-draw katulad siya nitong trapezoid na to. So, sige. So, 2 meters yung tributary width nito. So, 2.404. Multiply natin ng 2. So, magiging 4.808 kilonewton per meter. So, tama ba? Yes, 4.808 din siya. And remember, no, na 1 meter din ito, dito 5 meter. So, lastly, i-consider natin. So, meron tayong one-way distribution sa slab na dito. So, this one-way distribution, sasaluhin din yan ni beam B1, B2. Okay? So, papunta yan sa B1, B2 natin. And therefore, no, ang mangyayari, 1 meter siya, di ba? Tama ba? Yes. 1 meter ito dahil 2 meters, hatiin mo. So, tig 1 meter lang to. So, therefore,
magre-reflect siya dito as uniform load siya, class. Magiging uniform load dito. Ayan, so this will be, ulitin ko lang, ilan siya? 2.404 times 1 meter lang pala. So, sige, lagay natin. 2.404, multiply mo ng 1, edi syempre, 2.404 kilonewton per meter. So, yun, na-drawing na natin. So, therefore, ready na tayong mag-compute ng ating structure. So, sige. So, unahin ko muna yung sa self-weight. 2.832, multiply natin ng 5, plus yung trapezoid, 1 half, ang height niya ay 4.808, ang bases 5 plus 1. And lastly, yung sa rectangle ulit, yung one-way distribution, 2.404, multiply din natin ng 5. So, ayan na siya, 40.604, divide lang natin ng 2, so ang sagot natin, ay 20.302. Okay, so yun. Meron na tayong B1, B2. Ang next natin ay B2 saka B3. So, B2, B3 natin is nandito siya. And 3 meters yung height. I mean, 3 meters yung span niya. So, sige, lagay natin siya as... Si B2, B3 naman, na 3 meters. Ako, ang una kong gagawin, ilalagay ko agad yung self-weight natin plus na 2.832. On the other hand, since doon may wall din, so dapat alam nyo sa plano nyo, may wall siya na 3.45. And lastly, sa distribution ng slab, hindi pwedeng mawala itong consideration natin dito. So, ayan. Isasama din natin yan. Ang tributary width nito class ay 1.5 meter. So, therefore, 2.404 times 1.5. So, ang sagot doon ay 3.606. So, again, ang span natin ay 3 metro. And, kumbitin na lang natin yung reaction dito. So, this is 2.832 times 3 plus 3.45 times 3 plus 1 half ng 3.606 times 3. So, ang sagot natin ay 24.255 divided by 2, 12.128 kilonewtons. 128 kilonewtons, 12.128 kilonewtons. So, ayan, nasolve na natin. So, for the last beam natin sa wakas, so, this last beam, yan, i-distribute na natin yan. So, for beam C1, C2. So, C1 and C2. Okay, lagay natin siya. So, beam C1, C2. And the span of that beam is 5 meters as well. So, drawing natin, 5 metro.
apply nyo agad yung self-weight natin. Na 2.832 kilonewton per meter. Likewise, may wall din doon. Tama ba? Yes, may wall din doon. So, i-consider mo pa rin yung wall na 3.45. So, yung panghuli na i-consider natin is yung pagpunta dito ng distribution for one-way. So, one-way distribution. So, syempre, 2.404 and take note that the ano is 2 meters. So, the tributary width must be 1 meter. So, sige. So, yun. 5 meters din ulit ito. Compute-in na natin yung magiging reaction. So, 2. Unahin ko muna yung self-weight. 2.832 times 5 plus 3.45 times 5 plus 2.404 times 5. Okay? So, divide lang natin ng 2. Ang sagot ay 21.715 kilonewton. Ayan. So, sa wakas, natapos na tayo sa third floor pa lamang. So, yun. Third floor pa lang tayo. Remember, may i-consider pa tayong second floor. So, yun. Ngayon, ang mangyayari, after ng mga beams, i-consider na natin na yung next step ng analysis ay from roof beam diretso sa second floor column. So, remember, based dito sa plano natin, di ba class? So, ito yung mga roof beam natin na kumbit na natin yung dadalhin niya. Papupuntahin na natin yung load dito sa second floor columns natin. So, itong mga poste na dyan. So, ayan. Di bale naman, madali naman talaga yung sa columns, di ba? So, subukan na natin, no? May ilang columns tayo sa plano, 8 yata, I think so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, A1, 8, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3. So, parehas lang yung way dito ng pag-compute class. So, sige, simulan na natin for column A1. So, this is for second floor columns na. So, A1. Drawing muna tayo ng column. So, syempre, kanina, alam natin na ang i-consider natin class sa A1 ay yung mga beams na connected doon. Sa case natin, itong A1B1 saka itong A1B2 ay A1A2. So, syempre, sa A1, 17.372 yung reaction niya. Tapos, dito naman, 22.917. So, ulitin ko, 17.372 siya dito sa isa. And doon naman is 22.917. So, therefore, ilalagay natin siya dito. So, 17.372 plus, tama ba? 22.917. So, pag kinumpute natin yung sum niyan, magiging 40
289, sorry. 17.372 plus 22.917, so magiging 40.289 kilonewtons na siya. So, yun. Next tayo, do you think ito na yung sagot? Siyempre, hindi pa. So, may reason nga, kaya ko nga pinacompute sa inyo yung column load. So, di ba? Remember, for column, 450 by 450, for 3.2 meter high, may bigat siya class na 15.29 kilonewton. So, hindi pwedeng, hindi mo to i-consider, no? Itong 17, ah, sorry, parang may mali dito, no? Okay, so, di pwedeng hindi mo i-consider itong 15.29 kilonewton na bigat ng mismong column. So, therefore, after nun, kailangan mo pang i-consider yung self-weight. Katulad kay beam, may self-weight din ang column. So, 15.29 kilonewton. So, ang ending, ang magiging reaction dito is i-add mo siya. So, 40.289 plus 15.29. Ang sagot natin ay 55.579. So, sige. Ganon din ang gagawin nyo class sa remaining columns natin. So, for A2, kukonsider mo muna yung lahat ng mga beams na nakakonect doon. And do not forget to include the self-weight itself. Okay? So, or the weight of the column itself. So, ito muna, yung mga nag-a-act. So, based doon, for A2, there are 3 beams connected, no? B1 muna tayo. So, for B1, there are 3 beams connected. And we need to consider those. So, ano yon? Yung nakakonect dyan. For B1, this is A1, B1, B1, C1, and B1, B2. So, A1, B1 is 17.372. Tapos, yung B1, C1 dito, 6.282. Then, another thing to consider is B1, B2. So, 20.302. Okay? So, therefore, 43.956 to. So, yun. Ilagay ko muna siya para hindi nakakalito. 17.372 plus 6.282 plus 20.302. That is equal to 43.956. Pero, hindi pwedeng makalimutan yung weight of the column itself na 15.29 kilonewtons. So, therefore, kailangan idagdag nyo pa yung 15.29 natin. Ang lalabas ay 59.246 kilonewtons. So, ito dapat ang ike-carry ni column B1. Okay, so next tayo. C1 naman na tayo. So, for C1, drawing natin, no? Ilang beams ba ang nakakonect kay C1 class? So, actually, dalawa lang naman, si B1, C1, saka si C1, C2. So, ito, 6.282 siya. Plus, yung sa C1, C2 natin, nandito siya class, no? 21.715. So, yan, lagay natin siya, 6.282, plus 21.715. So, ang magiging total ay 27.997 kilonewtons. And, of course, ulitin ko, hindi pwedeng walang self-weight na 15.29. So, therefore, no, ang magiging reaction natin is 43.287.
Okay, so nakatatlo na tayong poste. So, madali lang naman kasi kapag columns, no? Ang next natin ay A2 naman. So, sige, drawing lang tayo. So, for A2 class, ilang beams ang nakakonect doon? So, tatlo rin. So, A1, A2 ay siguro A2, B2, A1, A2, and A2, A3. So, dito muna tayo sa A2, B2. That is 14.981. Tapos, yung nandoon naman sa A1, A2, 22.917. And lastly, sa B1, B2, so ito rin, 20.302. So, yun. Lagay natin siya. +20.382 + 22.917 + 20.302. Okay, so ilan ang sagot doon? 14.981 + 22.917 + 20.302. Ang sagot natin ay 58.2 kilonewtons. And of course, again, huwag nating kalimutan na meron tayong 15.29 na self-weight. So therefore, ang magiging reaction dito ay 73.49. So next tayo, i-consider din natin yung B2, no? So for B2 naman, nandito yung column natin for B2 plus. So, ayun. Ang nakakonect doon ay apat na beams, di ba? Apat yata. Yes, apat. A2, B2. Tapos, B2, B3. Sorry. A2, B2, B2, C2. Then, B1, B2, B2, B3. So, these four beams kasi nasa sentro siya, di ba? Okay? So, ayan. Consider na natin yung B2 na apat na beams ang naka-connect. So, sige. Unahin ko muna yung B1, B2 natin. So, B1, B2. Ah, sorry. A2, B2. A2, B2. So, A2, B2. Andito yung B2. Consider as 14.98 kilonewtons. So, 14.98 plus yung B2, B3, 6.282 plus yung ano pa, B1, B2, so 20.302 plus B2, B3, 12.128. So, sige, ilagay natin as 14.98 + 6.282 + 20.302 + 12.128. So, equals siya sa 53.692. And again, self-weight na 15.29. So, ang mangyayari, pag in-add natin ay 68.982. So, lastly, for C2, ilang beams ang nakakonect sa C2. So, meron siyang dalawa lang. So, itong B2, C2, tapos
tapos C1, C2. So, sa B2, C2, 6.282 siya. And sa C1, C2 naman, 21.715. Okay? So, 6.282. Ulitin natin. 6.282. Tapos, 21.715. So, ang sagot natin doon ay 27.997 and ang reaction dito ay 15.29. So, as the self weight. So, therefore, ang magiging sagot natin ay 43.287. So, ayan, naka-anim na tayong poste. So, next tayo, of course, for A3, itong A3 na to, dalawang columns lang naman, dalawang beams lang naman ang nakakonect doon. So, makukumpleto na natin. No? So, for A3 naman, drawing ulit tayo. Okay? So, ano ba yung mga nakakonect doon? A3, B3. So, nandito siya class, A3, B3. So, 17.072. Tapos, idadagdag na lang natin yung A2, A3. So, A2, A3 is 12.128. Okay? So, sige. 17.072 plus 12.128. Which is equal siya class sa 29.2. And of course, ulitin ko, hindi pwedeng makalimutan si 15.29 na self weight. So, hindi nawawala ang self weight natin na 15.29. So, therefore, ang magiging reaction dito kay A3 ay equal sa 44.49 kilonewtons. So, panghuli, dito naman tayo sa B3, sa last column, dito sa framing system natin, so, ang mangyayari doon kay B3, dalawa din lang naman yung nakakonect sa kanya, isang A3B3, which is 17.072 din lang naman, plus yung another pa na B2B3, kasi B3 nang kinoconsider natin, 12.128. So, yun, lagay natin as 17.072 plus 12.128. So, ang sagot natin doon ay parehas din kanina, 29.2 kilonewtons. And of course, meron ulit tayong 15.29 dito. So, ang magiging reaction ni B3, total load na dadalhin niya, ay 44.49 kilonewtons. So, ayan. Natapos na natin yung sa third floor pa lamang. Okay, uulitin ko. Doon pa lang tayo sa third floor. I-end ko muna dito yung discussion kasi napakahaba. So, actually, may part 3 pa tayo dito. So, recall ko lang, ang natapos pa lang natin is yung roof slab to roof beam, tapos from the roof beam to second floor columns. Ang next na i-consider na natin, guys, is, di ba nga tayo nagko-compute sa second floor? So, second floor beams din naman yung i-consider. So, yun yung third part ng video, second floor beam, second floor slab to second floor beam, and lastly, from second floor beam to ground column. So, yun. Meron pa tayong dalawang steps na i-consider for the next video. So, for the meantime, end ko muna ito dito. So, thank you so much.